Magandang araw mga ka-farmers. Andito ako ngayon para magpunla ng talong. Ang variety ng ipupunla kong talong ay Morena F1 ng Swiss Seed Company. Nabutasan ko na siya, maglalagay tayo sa lalagyan. Ang una kong gagawin mga ka-farmers, kukuha ako ng stick para iguhit dito sa seedling tray na may organic. Paglalagyan ko ng buto ng talong. Binasa ko na rin itong organic para hindi ko nadiligan mamaya, para hindi mabungkal yung buto ng talong. Pagkatapos natin guhitan o bungkalan, maglalagay na tayo ng buto ng talong mga ka-farmers. Ayan, farmers, isa-isa lang. Okay lang na mapadalawa. Kung sakaling may mamatay sa isang butas ng pinagpunla natin, after 10 days, pwede natin siyang ilipat para kompleto lang yung nasa seedling tray. Ang laman ng isang tray mga ka-farmers ay nasa 128 seeds. So ang pagpupunlaan ko ng talong ay nasa 13 tray. Aabutin siya ng mahigit 1,600 seeds. Inuna ko ng pinagpunlaan itong tatlong tray para makita nyo kung paano magpunla at anong dapat gawin pagkatapos magpunla. Gagamitan ko sa mga ka-farmers ng Serenade fungicide. After 1 week, mag-a-apply ako ng Serenade. Ihahalo ko sa 16 liters na tubig yung 100 ml na Serenade at ididilig ko sa aking pinunlang talong. So yun mga ka-farmers, tapos ko nang lagyan ng buto ng talong ang seedling tray. Ang sunod kong gagawin, lalagyan ko siya ng organic, tatabunan ko siya. Kuha tayo ng organic. Ito yung organic natin. So yan mga ka-farmers, tapos na natin tabunan yung kanyang mga buto. Ang susunod natin gawin, lalagyan natin siya ng sako o kaya lona. Ito na ka-farmers. After 4 days, tatanggalin natin yan, papalitan natin ng net. O kaya kung may sira kayong kulambo, yun ang ilagay nyo. Try lang itong tatlong seedling tray. Masyadong marami pag sinabay-sabay ko. Mamaya na lang yung 10 tray. Abdullah nagtatapos mga ka-farmers. Maraming salamat. Magandang hapon sa atin mga ka-farmers. Ito na yung pinula akong talong noong May 12. Nagsimula akong maglipat tanim noong April 10. Then after 5 days, nag-apply na ako ng pataba. Ang ginamit kong pataba ay Triple 16 Yara Nitrobor. Ganto mga kaibigan yung Yara Nitrobor, kulay dilaw. Isang lata ng sardinas, tinunaw ko sa 16 liters na tubig. Tapos naghalo ako ng Serenade fungicide. Alamin natin kung anong kahalagahan ng Yara at Serenade. Ang kagandahan ng Triple 16 ay hindi nagpapaasin ng lupa. Mabilis matunaw at mabilis din umapekto sa tanim nating gulay. Kompleto at balanseng nutrition ang binibigay sa ating gulay. Ang kahalagahan ng Yara Nitrobor ay mabilis ang pampabulas ng dahon.
pugat at pampakapit ng bulaklak matibay sa sakit. Ang Serenade ay registered po as fungicide. Ang active ingredients ay Bacillus subtilis isang good bacteria. Kaya pwedeng kumontrol ng bad bacteria at umatay ng fungus. Nakakatulong po ang Serenade mag-boost na nutrient, kaya mas maganda ang bulas ng may Serenade. Share ko lang din po kung bakit ako nagtanong-tanong kung ano ang mabisang pamatay sa fungus at pang-control sa bad bacteria. Dahil yung huli kong tinanim dito sa pinagtanan ko ngayon ng talong ay ampalaya. Flowering stage pa lang, may mga nalalanta ng puno at talbos. Hanggang sa makaharvest, tuloy-tuloy lang ang pagkalanta. Naka-fourth harvest lang ako. Sunod na harvest ko, may mga nalanta. May na-harvest naman ako kaso pang ulam na lang hanggang sa pinabayaan ko na lang. May mga nagsabi na ipahinga ko muna itong pinagtataniman ko ng gulay at mabakteriya at may fungus na rin ang lupa. Halos ilang taon ko na rin sinasaka itong lupa na ito. Pero tinaniman ko pa rin ng talong kahit nalugis ang palaya, alam naman natin mga farmers. Parang isang sugal ang pagtatanim ng gulay. Pwede kang kumita at pwede ka rin malugi. Hindi ka matatawag na isang farmers kapag takot kang malugi. Kasama yan sa pagtatanim ng gulay. So ngayon, masasabi ko na magandang apekto ng Serenade ng Bayer. Dahil nagsimula nang mamulaklak, halos wala naman namamatay. Ang pag-apply ko ng Serenade, sa seedling tray pa lang weekly pag dinidiligan ko, naglalagay ako ng Serenade. 100 ml sa 16 liters na tubig. Then pagkalipat tanim ko, after 5 days nag-apply na ako ng Yara Nitrobor, isang lata ng sardinas at nilagyan ko ng 50 ml na Serenade, tinuno ko sa 16 liters na tubig at bawat puno ng talong nilagyan ko ng 1 can sardines. After 1 week, June 22, nag-apply ako ng pataba pero hindi na muna ako naglagay ng Serenade. After 1 week, June 29, naglagay na ako uli ng Serenade. July 8, medyo na-delay na yung pagpapataba ko dahil pinagamasan ko pa. Weekly ako nag-a-apply ng pataba, so inabot na ng ilang araw, kaya naglagay uli ako ng Serenade. Mga ka-farmers, alam na natin ang kahalagahan ng Yara Nitrobor, Yara Winner, at Yara Unique. Noong unang pataba ko, ang ginamit ko ay Yara Nitrobor, pampabulas ng dahon, iwas sa sakit, malusog na pangangatawan ng ating halaman. Ang nilagay ko sa 16 liters na tubig, unang pataba ko ito, June 15. Isang lata ng sardinas, tinuno ko sa 16 liters na tubig. Then, naglagay tayo ng 50 ml na Serenade. Sunod na pag-apply ko, after 1 week, June 22. Ang ginamit kong pataba, ganun uli. Yara Nitrobor. Isang lata ng Yara Nitrobor, then isang lata ng Yara Unique. Medyo lumalaki na ang halaman, kailangan na niya ng maraming pagkain. Hindi ako naglagay ng Serenade. After 1 week, June 29. So, ang ginamit ko ulit na pataba, Yara Nitrobor. Ganun uli dati. Isang lata lang dito ng Yara Nitrobor, isang lata ng Yara Unique. Pero bawat puno, dinamihan ko ang paglalagay ng pataba. Dahil lumalaki ng halaman, malakas na rin siyang kumain. Bali isang lata na dito sa lata ng Alaska Evaporada. Nasa ilang ml ba to? 370 ml bawat puno. So ngayon mag-a-apply tayo ng pataba. Ang gagamitin ngayon natin na pataba ay ganun pa rin. Maglalagay tayo ng Yara Nitrobor. Ito lang gagamitin natin na pantakal. Isang lata ng Yara Nitrobor at isang lata rin ng Yara Winner. Maglalagay din tayo ng Serenade. Bali 50 ml, tantsahan na lang. Nasa 150 ml ito ay kulang kalahati. Maglalagay tayo ng Serenade. Natin at baka mabubo mga farmers, sayang, medyo mahal. Hahaluin muna natin siya. Haluin muna natin farmers. Medyo mabilis lang siya matunaw, di katulad ng ibang pataba. Yun ang kagandahan sa Yara. Mabilis pati siyang umapekto.
Ayan, malapit na siya matuno mga kaparmers. So ayan mga kaparmers, tunaw na yung tinutunaw natin na pataba. Pwede na tayo magtataba. Bawat puno, isang lata lang din ito. Medyo nalaki na kasi itong halaman, kaya dapat umihan naman. Ganito ang magpataba mga kaparmers, kabilaan para hindi pa uli-uli. Ang paglalagay din ng pataba bawat puno ay kabilaan din para balance yung pataba. Okay. Magandang hapon mga kaparmers. Andito tayo ngayon para magpataba sa ikalimang pagkakataon. Ito na ang gagamitin natin na takalan, cup noodles, na wala kasi yung lata ng Alaska Evap. Magkasingrami lang naman ang laman niya. Bali, maglalagay tayo ng isang puno dito na Yara Winner. Tapos kalahating Mitrobor. Tapos maglalagay tayo nitong potash, kalahati lang din. Pampabunga din ito at pampabulaklak. Itutunaw natin sa 16 liters na tubig. Gaya ng dati mga kaparmers, pag natunaw na natin yung pataba sa 16 liters na tubig, maglalagay tayo ng pataba, isang cup noodles kada puno. Kung makikita natin mga kaparmers, medyo dikit-dikit itong tanim kong talong. Dahil mas matibay kasi sa bagyo pag dikit-dikit. Mamumunga siya ng bermant. Ibig sabihin marami siyang bagyong pagdadaanan. Kaya medyo dinikit-dikit ko ang pagtatanim.